Good vibes only para akit swerte. Hello at welcome sa ating channel. Ang video na ito ay tungkol sa inyong Chinese Zodiac Horoscope para sa February 2021. Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang videong ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. At paalala lang po, good vibes only, bawal ang nega, pasaway at toxic. Kung ayaw nyo sa topic na ito, pakiskip nyo na lang po. Maraming salamat! Para sa mga taong ipinanganak sa Year of the Rat, ang pangalawang buwan ng taon na ito ay magiging mas maayos. Magkakaroon kayo ng tsansa na makilala ninyo ang inyong soulmate at kung kayo ay meron ng karelasyon, maaari na ang inyong relasyon ay papunta sa next level. Kung kayo naman ay meron ng mga asawa, magiging mas maayos ang inyong pagsasama. Sa buwan na ito, meron mga engagement, maaari rin na meron mga kasal at ang usaping pera sa buwan na ito ay magiging mas maayos. Kaya lamang meron pa rin mga problema o kaya challenges pagdating sa trabaho, malakas ang pressure ngayon at kailangan na magkaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa iyong kakayahan at panatilihing positibo ang iyong mga pananaw sa buhay. Sa buwan na ito, maaari rin na ikaw ay makakilala ng mga bagong kaibigan, kaya lamang kinakailangang piliin mo ang mga taong ito dahil maaari rin na meron mga away-away at mga chismis sa buwan na ito sa mga tao na akala mo ay mapagkakatiwalaan. Kaya ngayong buwan, kailangan na mag-focus ka sa kung ano ang mga kasalukuyang sitwasyon at matuto ka rin na mag-adjust kung kinakailangan. Haharap naman sa mga bagong hamon sa karera ang mga taong ipinanganak sa Year of the Ox sa buwan ng February 2021. Kaya kung meron kayong mga tsansa, meron kayong mga offers ng promotion o kaya sa pagbabago ng magandang posisyon, ay sunggaban ninyo ito agad. Dahil kung hindi, magkakaroon ng peligro ng demotion sa inyong trabaho o ang pagpapatalsik sa trabaho. Sa makatuwid, kinakailangan na sa buwan na ito, mga taong ipinanganak sa Year of the Ox, panatilihing kalmado ang inyong mga emosyon. At kung meron kayong magkaibang opinion sa ibang mga kasamahan mo sa trabaho, panatilihing kalmado at mas maganda siguro na huwag magpabugso-bugso sa inyong damdamin, panatilihin ang positibong pag-uugali para sa ganitong paraan ay malulutas ang mga problema sa magandang paraan. Sa February 2021 kasi, ang mga taong ipinanganak sa Year of the Ox ay naaapektuhan ng hindi magandang enerhiya ng Jisha at ito ay nagbibigay ng problema sa inyong career at sa inyong kalusugan at bilang resulta nito medyo mahihirapan kayong maghanap ng trabaho o kaya mahihirapan kayong makapag-concentrate sa trabahuan, mas madali sa inyo na magkamali sa inyong mga ginagawa at sa buwan na ito, maaari rin na kayo ay makaramdam na palagi kayong pagod, maaari rin na kayo ay magkasakit, kaya bantayan ang inyong kalusugan at ang mga nagaganap sa inyong trabaho sa buwan na ito. Para naman sa mga taong ipinanganak sa Year of the Tiger, ingatan ang inyong mga gastos sa buwan na ito. Maaapektuhan kasi ang enerhiya ng dahaw. At ito ay magdudulot sa inyo na gastos kayo ng gastos. Maari rin na ito ay magdulot ng karagdagang stress sa usaping pera. At maari na magkaroon ng mga problema sa kakulangan ng pera dahil nga labis na gastos o kaya marami ang mga bayarin. Sa buwan na ito, mas maganda na ayusin ang inyong trabaho dahil
medyo kulang rin sa swerte sa trabahuan at kinakailangang subukan mo na sunggaban kung merong mga pagkakataon na kayo ay mapaunlad sa inyong posisyon o sa trabaho. Maari rin na mas maganda sa buwan na ito na palawakin ninyo ang inyong social network. Baka merong mga tao na makakatulong sa inyong mapansin ang inyong kakayahan at para magkaroon kayo ng mas maayos na posisyon. Sa buwan na ito, kinakailangan rin na ingatan ng inyong kalusugan. Ang mga taong ipinanganak naman sa Year of the Rabbit ay magiging swerte sa career at sa inyong kalusugan sa buwan ng February 2021. Sa trabaho, magkakaroon kayo ng suporta galing sa ibang tao na meron ng karagdagang experience at mas magiging madali sa inyo na gampanan kung ano man ang inyong mga responsibilidad. Ang kailangang bantayan sa buwan na ito ay ang inyong mga gastos at ang inyong relasyon sa inyong mga kasamahan sa bahay o kaya sa inyong mga kapamilya. Maari kasi na magkaroon ng away sa pamilya, merong mga alitan sa mga pananalita, kaya kinakailangang ayusin ang mga komunikasyon at mahalaga rin ang pagpaparaya para sa mas maayos na pakikisama sa inyong pamilya. Para naman sa mga taong ipinanganak sa Year of the Dragon, sa buwan na February 2021, kinakailangang bantayan ang inyong kalusugan at ang inyong career. Dahil sa buwan na ito, magkakaroon kayo ng mga komplikadong ugnayan sa inyong mga interpersonal, maari rin na kayo ay mapasobra ng gastos, maari rin na kayo ay magkakaroon ng mga problema sa inyong pakikisama sa trabaho. Pinapayuhan ang mga taong pinanganak sa Year of the Dragon na magpakumbaba sa buwan na ito, mag-ingat sa inyong mga pananalita at sa inyong mga pakikisama sa ibang tao. At kailangan rin na palawakin ang inyong pag-unawa sa buwan na ito. Sa trabahuan, kinakailangang patunayan mo ang iyong sarili, ipakita ang iyong galing at ang iyong mga diskarte, lalong-lalo na sa iyong mga boss. Kailangan rin bantayan sa buwan na ito ay ang inyong mga kinakain, ang inyong diet at ang sapat na pagpapahinga ng inyong katawan, panatilihing malusog ang inyong kondisyon at siguraduhin rin na sa buwan na ito maganda o positibo ang inyong mga pananaw sa buhay. Para naman sa mga taong ipinanganak sa Year of the Snake, maganda ang February 2021 para sa inyo. Magkakaroon kayo ng mas maayos na daloy ng usaping pinansyal at magkakaroon rin kayo ng kaayusan sa inyong trabaho. Sa buwan na ito, mahalaga ang pakikisama, lalong-lalo na ang inyong mga pananalita sa inyong trabahuan at magkakaroon rin kayo ng mas maayos na relasyon sa inyong mga boss. Sa buwan na ito, mas maganda na ipakita ang kalidad ng buhay, mas maganda na huwag mo nang gumastos ng sobra, lalo pa na kinakailangang bantayan sa buwan na ito dahil maari na mapasubo ka sa mga gastusin. At mahalaga rin na alalahanin ang iyong mga tuntunin sa iyong mga relasyon at kinakailangan bigyan mo rin ng pansin ang iyong mga mahal sa buhay. Merong mga pagtatalo o hindi pagkakaunawaan sa mga tao na kasosyo mo, maaring ito ay kasama mo sa bahay, maaring ito ay kasama mo sa trabaho, at kinakailangang bantayan na hindi tuluyang masira ang inyong mga relasyon. Kailangan rin na kontrolin ang inyong sarili na mas piliin ninyo ang tama sa buwan na ito at bigyan nyo ng karagdagang kumpiyansa ang inyong lakas at ang inyong mga talento. Swerte naman ang mga taong ipinanganak sa taon ng kabayo sa kanilang mga karera sa buwan na ito. Mas magkakaroon kayo ng malakas na motibasyon na magtrabaho at ayusin ang inyong mga responsibilidad sa trabahuan at ma-enjoy rin ninyo ang magandang kalusugan sa buwan na ito. Maari rin na kayo ay makatanggap ng mga proyekto na medyo mahirap pero matugunan ninyo ng maayos ang mga hamon at makukuha mo ang suporta ng iyong mga kasamahan kaya magkakaroon kayo ng pantay-pantay na oras
oras at effort na magawa ng maayos ang inyong mga kailangang gawin. At maaari rin na sa buwan na ito, kayo ay maging leader at makukuha ninyo ang suporta ng inyong mga kasamahan, makumpleto ninyo sa takdang oras ang inyong mga trabaho. Ang kailangang bantayan sa buwan na ito ay ang inyong mga relasyon, lalong-lalo na sa inyong mga asawa o sa mga kasama ninyo sa bahay. Maaari kasi na kayo ay magkaroon ng sari-sariling mga problema, sari-sariling mga gawain. Maaari rin na merong mga pagsiselos na magaganap at hindi pagkakaunawaan, at maaari na mapunta ito sa hiwalayan. Kaya ingatan ang mga relasyon sa buwan na ito. Para naman sa mga taong ipinanganak sa taon ng tupa o taon ng mga kambing, kinakailangang bantayan ang mga tao na binibigyan ninyo ng inyong tiwala. Sa buwan na ito kasi, maaari kayo na linlangin ng inyong mga kasosyo sa negosyo o magkamali-mali kayo sa inyong trabaho. Ang buwan na ito kasi ay naaapektuhan ka ng enerhiya ng taisui na nakakaapekto sa inyong career sector. At maaari rin na magkaproblema kayo sa inyong daloy ng pera at maapektuhan, kinakailangang i-double check ang mga makabuluhang dokumento at maging alerto sa lahat ng inyong mga ginagawa. Meron kasing malakas na potential ng problema sa February 2021. Kailangan rin na pag-usapan kung merong mga problema sa usaping pag-ibig. Ang mga taong single sa buwan na ito ay maaaring makatagpo ng kanilang perpektong asawa. At ngayong buwan, kinakailangan na i-stabilize, balansehin ang inyong mga kondisyon, ang mga sitwasyon sa bahay at sa trabaho, lalong-lalo na sa usaping pinansyal. Para naman sa mga taong ipinanganak sa taon ng unggoy, maliliit lamang ang problema sa February 2021. Pero sa buwan na ito, mahihirapan ka sa iyong trabaho dahil stressful at maaari na mawalan ka ng gana. Medyo mabagal kasi ang mga kaunlaran at mapufrustrate ka, mapanghinaan ka ng loob. At sa buwan na ito, maaari rin na ang iyong income sa trabaho ay hindi masyadong maayos, pero makakakuha ka naman ng karagdagang income sa pamamagitan ng iyong mga sideline na trabaho. Sa buwan na ito, maaari rin na ikaw ay mahahati sa iyong oras sa pamilya at sa oras mo sa trabaho, kaya kinakailangan na pag-isipan ng mabuti ang iyong mga prioridad. Ngayong buwan, bantayan ang mga frustration at kinakailangan na i-maintain mo lang ang mga magagandang pag-uugali at ang iyong mga positibong pananaw para sa iyong future. Para naman sa mga taong ipinanganak sa Year of the Rooster, mahalaga na magsipag sa buwan na ito. Maari na ikaw ay makatanggap ng isang magandang promotion o kaya magkaroon ka ng karagdagang sweldo sa trabaho. Pero ang enerhiya ngayon sa buwan na ito ay naaapektuhan rin ng enerhiya ng dahaw. Ito ay nakakaapekto rin sa iyong mga gastos at sa iyong pera. Kaya kinakailangang balansehin ang paglabas-pasok ng pera sa buwan na ito. Maari kasi na ikaw ay mapasubo sa mga gastusin. Pero sa buwan na ito, maari na ikaw ay makatanggap ng isang regalo galing sa isang tao na nagpapasalamat sa lahat ng iyong mga tulong. Kinakailangan ring isipin ang iyong kalusugan. Kung ikaw kasi ay mapasobra sa iyong trabaho, baka ikaw ay magkasakit. Kaya balansehin ang iyong mga gagawin sa February 2021. Para naman sa mga taong ipinanganak sa taon ng aso, maaari na sa taon na ito maraming conflict dahil malakas ang enerhiya ngayon ng star na Chan Kong. At ito ay makakaapekto sa iyong leadership sa trabaho, maaapektuhan ang iyong relasyon at ang iyong pakikisama, at maaari rin na ito ay makaapekto sa iyong karera. Pero makukuha mo naman ang suporta at tulong galing sa ibang tao. Kinakailangan lang na mamuhunan ka ng magandang relasyon sa iba. At sa February 2021, maaari rin na merong mga kasal na magaganap o kaya magsimulang magkaroon ng anak.
Mangangailangan ng tatag ng loob ang mga taong ipinanganak sa taon ng baboy sa buwan na ito. Hindi masyadong swerte para sa inyo at maaring magkaroon kayo ng maraming problema sa buwan na ito. Maaapektuhan ang iyong career at sa buwan na ito rin parang wala ka sa magandang kondisyon at mawawalan ka ng motibasyon at medyo magiging tamad ka rin sa iyong mga gagawin dahil malakas ang enerhiya ng frustration sa buwan na ito. Mangangailangan ka na tulungan mo ang iyong sarili na ayusin ang iyong mga trabaho at huwag magpa-apekto sa mga masasamang pananalita o mga masasakit na salita galing sa iyong mga supervisor. At ang mga estudyante naman na ipinanganak sa taon ng mga baboy ay kinakailangan rin na gumawa ng karagdagang effort para hindi sila mahuli sa kanilang mga leksyon at hindi mahirapan sa pagpapabuti ng kanilang mga marka. Sa buwan na ito, kinakailangan na balansehin ang iyong mga gagawin at kinakailangan rin ang pag-iingat sa mga taong ipinanganak sa Year of the Pig dahil marami ang selos, marami ang manibugho sa kanila kaya kinakailangan ayusin ang mga relasyon at huwag masyadong patulan ang mga tao na gumagawa-gawa ng kwento o mga tao na nagpapahirap sa kanila. Mas maganda pa rin ang magpakumbaba pero mag-focus sa pag-abot ng inyong mga layunin. Abangan ang inyong kapalaran para sa susunod na buwan. Maraming salamat po